rin sa veteran comics illustrator si Junicio J. Roque na pumalaot sa pagdidibu sa comics. Isa siya sa nakita kong merong sariling style sa pagguhit na tanging sa kanya at tinaglay niya ito from the start of his illustration career hanggang sa matapos ito. Sa mga magasing Bulaklak at Liwayway din siya nagsimulang magdibu noong early 1950s. At marami siyang naiguhit na nobela sa Liwayway Magazine. Ilan dito ang Exur na sinulat ni Nemesio Carabana at nalatala sa mga pahina ng Liwayway Magazine noong 1956. Isinalin ito sa pelikula ng People's Picture na ginampanan ni Danilo Montes ang title role. Nagka-tandem silang muli ni Nemesio Carabana sa nobela nitong Prinsipe Alejandre noong 1956 na naisalin din sa pelikula at ang Sacristan Mayor noong 1961 na naisa pelikula rin at si Fernando Po Jr. ang gumanap sa title role. Siya rin ang gumuhit sa nobelang May Pasikat Ba sa Kano na sinulat ni Nemesio Carabana with co-writer Domingo Carasig noong 1957. Ang Anak ng Vulkan na iginuhit niya at sinulat ni Domingo Carasig sa Liwayway Magazine noong 1959 ay naisalin din sa pelikula. Sa taon ding ito niya nakatandem si Amado Yasona sa nobela nitong Batingaw na ginampanan naman ni Cesar Ramirez nang maisalin din sa pelikula. Noong 1960s, hindi lang sa Liwayway, nagbahagi rin ng kanyang mga illustration si Junicio Roque sa iba pang local comics publication. Nakatandem niya si Rick Poblete na naging editor ng Mission Publishing sa mga kwento nitong Going Straight na nalathala sa Paraluman Comics at Puot na sa Hasmin Comics naman na Limbag. Noong 1964 ay naiguit niya ang kwentong Ang Hinahanap na Kaligayahan na sinulat ni Monching Mangalindan at nalathala sa Juan Tamad Comics ng Veritas Publication. Noong 1970 ay iginuit niya ang kwentong Nag-Birth Control si Mister ni Bar Misagal at nalathala sa Wakasan Comics ng GMS Publication. Noong early 1970s, isa si Junicio Roque sa nakomisyong gumuhit sa National Bookstore ng mga series of comics adaptation. Sa National Classic Series ay naidibuho niya ang mga isinacomic na classic novel ng mga kilalang autor sa mundo. Ilan dito ang Romeo and Juliet, Ben-Hur, Frankenstein, The Grapes of Wrath, War and Peace, Anna Karenina, The Bridge of San Luis Rey, King Arthur and the Knights of the Round Table, Macbeth, Pathfinder, Cyrano de Bergerac, The Brother Karamazov, Benjamin Franklin, The Enchanted Forest at marami pang iba. Sa World Fairy Tale series ay naiguit niya ang Alamat ng Portugal at Alamat ng Rusya. Sa Philippine Folklore series ay naiguit niya ang Alamat ng Ibong Adarna, Alamat ng Niyog, Alamat ng Mirasol, Si Malakas at Si Maganda at marami pang iba. Gumawa rin siya sa Bible series kung saan iginuhit niya ang Haring Solomon. Sa Bayaning Pilipino series ay naiguhit niya ang Melchora Aquino at sa Philippine History series ay ang Barangay Saga ng Mactan at ang Bagong Saligang Batas ng Republika ng Pilipinas. Noong 1976 ay gumawa rin siya ng semi-cartoon series ang Kaugaliang Pilipino na sa Sagisag Magazine nalathala. Noong 1980s, aktibo pa rin sa kanyang illustration career si Junicio Roque sa iba't ibang local comics publication. Sa Tick at Tick Magazine ay nakatandem niya si Rico Bello Umagap at Vic Felipe sa nobelang Eva Paraiso noong 1983. Si Vic Felipe at Conrad Galang naman ay nakatandem niya sa nobelang Babae Narito ang Iyong Anak. Naiguit din niya ang nobelang Sebastian Almador na sinulat nina Joy Reyes at Vic Felipe. Nakatandem naman niya si Gregorio Cruz sa kwento nitong Pagdating ng Hapon, Ibon ay Babalik na nalathala sa Love Life Comics. Si DG Dumaraos ay sa kwento nitong Mga Taong Walang Bisyo. Si Willy Patal ay sa Kamay ng Kriminal at ang katatguhit niyang Singil ng Konsensya. Pumalaot din si Junicio Roque sa mundo ng animation. Unfortunately, nabalitaan kong nasawi siya sa isang stabbing incident. Siya si Junicio J. Roque, Filipino comics illustrator at ang mga naiguhit niyang obra
sa comics. Sa mga interesado sa content ng mga info video na ibinabahagi ko dito tungkol sa comics at saka sa mga personalidad na naging bahagi ng comics noon, huwag lamang po sana ninyong kalilimutang i-click na rin ang subscribe at bell button na nasa ibaba upang sa ganoon, lagi kayong mauna sa mga update na ginagawa ko sa aming Comics Page TV. Thank you very much and God bless you all.